Ah, snowing. Hi guys, welcome back again to our channel. It's almost winter na and magre-ready na kami. Mag-set up dito ng ano tawag doon, yung temporary tent para sa car. Doon. Para pag nag-snow, hindi masyadong malawak yung aming i-shovel. And then, are you recording me? No, myself. And then this one, snow blower. Last time kasi dumating kami dito, winter time na noon, kaya nag-manual lang kami ng manual lang yung pag pala namin ng snow, mahirap. So ngayon nag-decide na bumili ng ganitong slow blower para medyo madali lang ang trabaho. Ayan, ilalabas nila yung mga gamit para i-set up na yung tent. Ayan siya, 11 by 20. Then yung height niya is 8.8 feet. Doon natin ilalagay yun. Ayan, ang daming bakal. Gano'ng kadami kaya to? Ang bili yata dito sa snowblower, $200. Bali, electric snowblower siya. Ang gastos mga bes, yung tent nasa $300, then to $200, so around $500 na plus tax. Kaya dapat i-ready na siya before pa talagang mag-snow. Kasi mas mahirap kapag yung talagang malamig na, mas mahirap mag-set up. Kaya yun. Medyo late na nga kasi yung iba, nakapag-set up na. So kami ngayon lang kami nakabili kasi ng temporary shelter ng car. Kasi before, yan buong yan, pinapala yan namin. So, ang hirap. First time namin dumating dito. Hanggang dun sa dulo. Kaya, mas maganda kung merong shelter na dun sa harapan para yung pinaka-front na lang ng car yung isa-shovel para madali lang makalabas yung kotse. So, ayan. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano nila i-set up yung tent. Thank you.
Hindi naman ikaw nakukunan eh. Yung papel. Hindi ba nila alam na ikaw yun? No, so, H, F, H, H1, F, H1, H1, F, H1, F, H1, F, H. Hi! Hi! Hi, bebe! Are you recording? Say hi! No! 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 What do you prepare for winter? What did you do to be ready for winter? Ha? Ito pala sa bahay, nag-ayos-ayos na kami ng mga gamit. Like, yan. Nilabas na namin yung mga winter boots. Tsaka ito, pinasok na rin namin yung shoe rack. Last time, nandun yan sa labas. Kaso doon sa area na yun, walang heater. So, baka masira yung mga sapatos. Tsaka mahirap isuot kapag masyadong malamig. Kaya, ayan. Pinasok na namin dito. Ito, boots ni Kuya. Why? Ito yung boots ko. Yan, ito yung boots naman ni Daddy. Kay Jayden. Yan yung mga nabili namin dati pa sa Malaysia before pa kami pumunta dito. Pero sana ma-i-advise ko lang ay if darating kayo dito ng winter, mas okay kung dito kayo mamili. Kasi mas mura dito ang mga winter attire. Ang ginawa, excited kasi kami noon kaya nabili na agad kami sa Malaysia. Pero okay lang naman din kasi gabi kami kasi dumating eh. So wala na kaming time mag shopping once na pagting namin. So syempre giginawin na kami. Kaya naisip namin bumili na kami doon pa sa Malaysia. Para ready na paglabas namin sa airport. Bili rin pala kami ng mga indoor plants. Kaya nagtanim na rin kami niyan. Para pag winter, syempre, dagdag ng oxygen. Ito, tinry ko lang itanim yung apple seed. Tumubo naman siya. Ito, apple din yata. Hindi ako sure kung anong. Tapos, ito yung aking kamatis. Ayan, tumutubo na siya. Kita nyo ba? Kita ba? Ayan. Ito yung onion. And then ito, may patubo na. Kita ba yung bell pepper? Ayun yung green. Patubo na rin yung bell pepper. Ganyan pa yung, ito pa yung situation sa labas. Kanina, puro snow yan. Kasi nag-snow kagabi. Tapos, nung nag-umaga na, natunaw din. Pero darating so yung siguro sa mga next mga darating na weeks ano na kapag continuous na yung minus yung temperature hindi na tuloy-tuloy na hindi na matutunaw agad yung snow. Kaya yung kailangan na talaga mag-prepare for winter. Kailangan marami na ring stock ng pagkain kasi pwedeng hindi ka makalabas kapag may snowstorm. So, dapat yung stock nyo ng food is nag-o-overlap. I mean, halimbawa, schedule nyo is every 2 weeks na grocery. Pag winter time, gagawin nyo na mga pang 3 weeks. Pero, ika second week, dapat mag-grocery na rin kayo. Kumbaga parang ganun. Kumbaga parang meron kayong buffer na for at least 1 week na food. Para in case dun sa second week nyo na dapat mag-grocery kayo, pero hindi kayo makalabas gawa ng winter storm, at least meron pa kayong 1 week na stock ng food. So, ayun. Yun ang ginagawa namin nung winter. Kasi hindi mo masabi kasi yung panahon. Minsan mag-winter storm. Minsan naman maganda yung panahon. Minsan kasi
lalo kapag nag-winter storm, usually yung mga road, mga sinasara nila, lalo pag kailangan nilang i-flow yung kalsada, so sarado yun, so hindi kayo makakadaan. Kaya dapat talaga may stock ng food, saka malamig. Although may grocery na malapit, pero syempre hassle pa rin yung lalabas ka, dahil sobrang lamig nga. So, ayun, dapat talaga may stock lagi ng food. Mga delata, usually may stock ko. Tsaka mga meat, yung vegetable. Yung pag may chance na makabili ng vegetable, talagang bibili ng vegetable. Pag wala, di yung meat na lang. Ayun, tapos, yung mga, nilabas na rin namin yung mga winter jacket, yung mga heat tech. Para ano, kasi talagang nagma-minus, nagne-negative na yung temperature. Yung pagsabi pa lang nila dito ng mga temperature is not negative, kundi minus. Mga minus 10, minus 5, hindi negative. Hindi negative 5, hindi negative. Kaya ayun. Tapos kapag mainit naman, yung positive yung temperature, number lang. Ano ba, 10 degrees, 5 degrees, hindi yung positive 10. Ganon. So, ayun guys, hintayin lang natin yung mga boys kung ano nang update sa kanila dun sa pag-setup ng car shelter. Papakita ko sa inyo. Nagmo-moist. Ayan, parang kailangan lang muna yata nilang buuin yan yung mga ganyan bago nila itatayo. So, yan na yung update. Itatayo na nila yung shelter. Yan. It's more than 2 hours na yata sila dyan. Tapos na nila. Pero hindi pa nalalagay yung ang tawag doon? Yung trapal dyan, yung pang cover. Kasi it's late na rin, 6 PM na. So bukas na lang nila itutuloy. Total ano, holiday naman bukas. It's Thanksgiving. Ayos ba? Dapat dito na yan ilagay, yung basurahan. Bek. Siyempre, pag meron na dyan. Ha? Ay, grabe. Taas din pala. Ay, nilaglag yung phone ko. Pwede nila mag-party-party dito. Guys, nandito kami sa park, malapit sa school ni Jayden, Sambing School. Ayun. Sinasamantala namin hanggat wala pang snow tong area na to, kasi pag nag-snow na, puno na to, wala ka na, hindi na kami makakalapit dito. Kaya sabi ko sa kanila, maglaro na sila ng maglaro. Jayden! Nakakapagod sa pag-bake. Can you push me in there? Wow, galing si Jayden. Okay, ready ka na?
temporary shelter for the car. Magiging protected na siya sa snow. Yan yung mga hollow blocks para pampabigat. So, dito ko natatapusin ang vlog namin. Salamat sa mga nag comment, like, and subscribe sa aming mga videos. Yung mga aming bagong subscriber, tsaka yung mga nagtanong, thank you sa inyo. Kung may tanong kayo, sasagutin ko hanggat sa abot ng aking makakaya. Sasagutin ko ang mga tanong nyo. Salamat for watching. And see you on our next vlog. Bye-bye!